Ready ka na ba for online selling? May idea ka na ba ng prices mo? Make sure nakikita ka ha, baka naman malugi ka. Sharing with you tips on how to wisely price your items. Magandang araw mga ka-AutoCard! It's me, Anna, and welcome to Online Shopper Reacts! Sir, kula ka, ano mo ka doon? How to start at... Bakit 18? Bakit 12? Perfect score! Hello mga ka-AutoCard! If you're new to my channel and you're into product unboxing and review, online transaction tips, and online business ideas, you're in the right channel! Ayan! And for this episode mga ka-AutoCard, info vlog po tayo kung paano nga ba natin ipaprice o lalagyan ng presyo yung mga items natin for online selling. Itong vlog na to ginawa ko kasi may nag-comment sa ating YouTube video and nanghihingi siya ng idea kung paano nga ba magpapresyo o magka-price ng mga items for online selling. Well, ayan mga ka-AutoCard, share ko lang po sa inyo yung aking 5 tips to consider in pricing your items. Una po, yung original price ng product natin. Pangalawa, yung total cost ng international shipping fee and the money transfer fee. Pangatlo, packaging cost. Pang-apat, local shipping fee, and then the fifth one is the competitors. So ayun mga ka-AutoCard, punta po tayo sa first step, know your item's original price. For K-pop online selling, ang una-una po nating titingnan o aalamin yung original price ng binibenta natin. So ayun mga ka-AutoCard, bigyan ko kayo ng example dun sa original price natin. So for K-pop online selling, yung mga Korean merch, punta lang po kayo sa site kung saan nyo po bibilhin yung inyong mga items. Kunwari po, punta tayo sa K-Town for you. Kunwari ang gusto nyong bilhin, kunwari lang ha, N-Hypen. Yung may bago kasi silang album, di ba? Yung Dilemma ba yan? Kunwari itong si N-Hypen, ang isang album niya ay nagkakahalaga ng $10. Naka-dollar rate po tayo mga ka-AutoCard, dollar rate. Kunwari, magbibenta ka ng 10 piraso ng album. So, ito kasi mag-AutoCard lang tayo dito. Yan, tapos lagyan nyo kung ilan yung items nyo. Oh, basta mga ka-AutoCard, i-take note nyo yung, ano ha, yung mga rules sa customs, di ba? Pero sige na nga, 4 na lang. Para ma-incorporate natin yung rules dito kay customs. Kasi dadaan talaga to ng ano eh. Ng customs pagka EMS. Ayan, o ayan na. So ngayon, meron tayong 40.32 na total order amount. Ng album pa lang ito ha. Album. So, press natin yung continue. Sa mga wala pa pong account sa K-Town for you, panoorin nyo po yung isa kong video kung paano po mag-create ng account. Ayan. Para po meron po kayong magawang account dito kasi hindi po kayo makakabili dito hanggat wala po kayong account na ginagawa sa K-Town for you. So ayun mga ka-AutoCard, kailangan nyo alamin yung basic price ng album na bibilhin nyo. So kung $10 yan, convert nyo into peso, siguro ay approximately nasa 500 pesos ang isang album. Oo. Tapos, yung pangalawang tips to consider po mga ka-AutoCard, yung total cost ng international shipping fee plus money transfer fee. Dahil po, K-Town for you itong tinatry natin, wala na po tayong money transfer. Dahil yung money transfer po is for sea cargo or kung yung way supplier kayo sa Korea na kailangan talaga fully paid muna bago nyo na-issue dito, yun po yung kailangan ng money transfer. Pero since K-Town for you po ito, dun lang tayo sa international shipping fee. Ayan mga ka-AutoCard. So, nandito na tayo sa shipping method. So, eto nga yung tulad ng sinabi ko sa inyo, maraming options for shipping sa K-Town for you. UPS $21.49, EMS $16, K-Packet $12.91, Airmail $13.63, DHL $30.52, Dura
Oo, oh, ang dami na, no? Ang dami na eh. May mga dumagdag na ano. Dahil naka-UPS tayo, ang ating shipping fee ay $21.49. Convert nyo po to into peso. Sige nga, convert nga natin to into peso. Dollars ito. 21 yun, no? Wait natin 22. So, ayan. So, ang inyong shipping fee ay 1,103. O, isarado nyo na to mga ka-add to cart, 1,105. Or mga ka-add to cart, para lang sure tayo, 1,010. 1,110 na lang yung ating international shipping fee. So, ayan mga ka-add to cart, original price is 500 pesos. And then, ang international fee natin is 1,110. Okay, so, ang gawin natin dito, since apat na piraso yung bibilhin nyo, i-divide nyo lang po ito mga ka-add to cart. Mm-hmm. Equivalent to 277.5. For fast, eto lamang kasi ito mga ka-add to cart. Okay, yung tulad doon sa nasabi ko noon pa, K-Town for you, lagi yung fast eta. So, 500 pesos plus 277.5 o pwede nyo na itong i-round off to 280, okay? So, ang mangyayari dyan, 500 plus 280. Ito yung original price plus international shipping fee. Gets? Punta naman tayo mga ka-to-card sa third tip natin. Ito yung packaging cost. Pag sinabi natin packaging cost at K-Merch ang binibenta nyo, lagi pong ang pinaka-basic dyan na packaging is yung bubble wrap. Ngayon mga ka-add to cart, punta na naman tayo sa Shopee. Punta tayo sa Shopee tapos, ayan. Tapos hanapin nyo lang yung inyong bubble wrap. Itong bubble wrap mga ka-add to cart, pwede to, Shopee, Marketplace, Lazada. Kayong bahala kung saan man ang gusto nyong maghanap ng bubble wrap. Ito, nakalagay dito, cheapest. O, try natin to ah. Ito mga ka-add to cart, since meron kayong apat na album sa paparating, ang tingin ko, kailangan kasi dyan, per yard. Ang per yard kasi ba, ganito, no? Ganito siya haba. So, siguro sa isang album, dalawang yarda, o depende rin yung sa thickness eh. Sa haba pala. So, kunwari lang, max 1 yard. 1 yard clear. Sabihin na natin, isang album, isang yarda ang balot. Para lang hindi ma-damage, okay? Full cut. 8 pesos ha, 8 pesos. Kung meron kayong apat na albums, gawin na natin apat na piraso. Yan. So, kapag chineck out nyo to, check out, ayan. Malalaman nyo na kung magano, nasa maganto, 70 pesos. Dahil meron pa siyang shipping fee na 38 pesos. 8 times 4, 36 plus 38, 70 pesos. Pero kung magaling kayo at makakapag matatimingan nyo na free shipping, so nasa around 36 pesos lang yung kagastusin nyo for bubble wrap. Okay, gets ba, guys? Punta tayo sa calculator. 500 ang original price ng album plus 280 yung international shipping fee plus yung bubble wrap na 8 pesos equals 788. Okay, 788 na. Pang-apat mga ka-add to cart is yung local shipping fee. Kung mayroon sa inyong bet na yung pricing nyo is inclusive niya ng shipping fee, kailangan malaman nyo kung ano ba yung rates ng mga couriers natin. So, JNT kasi, pagka regular sa JNT, around 100 plus yun. 100 to 120. Oo. Yung maliit na pouch. Tapos, kay GoGo Express, depende rin sa pouch, depende rin sa lugar. Ang pinaka-cheapest ni GoGo Express, 80 pesos eh. Pagkakaalam ko. So, kunwari mag-JNT Express ka. JNT Express. So, 788 pesos
i-plus mo yung inclusive mo na 100 pesos. Or bin natin 120, o sige 100 na. Equals 888. Okay, 888. So itong price mo na to, 888 for inclusive na ng shipping fee. Okay? And then mga ka-AutoCart, lastly, yung fifth tip natin, competitor's price. Kailangan malaman mo rin kung magkano yung bentahan ng iba mong ka-competitors dito sa album na to. Yung iba kasi, madalas ang ginagawa, exclusive pa yung local shipping fee. Pero, ang say ko naman, ako ba, parang mas nakaka-attract kasi kapag inclusive na yung shipping fee dun sa bibilhin ko. Pero kasi, hindi naman lahat ganun. So, itong binibigay ko na example, ano lang to, kumbaga option lang to. Kung gusto nyong ibenta yung item nyo na inclusive yung shipping fee. So, ayan. So, nasa 888 pesos na tayo. So, ngayon, punta ka sa Twitter, okay? Pwede kang pumunta sa Twitter, pwede kang pumunta sa Facebook, pumunta ka sa Shopee, para i-check lang kung magkano ang bintahan ng album na ibibenta mo. Kung tapos na kayo dun sa apat na steps kung paano nyo siya ipaprice, dun sa panglima, competitor's price at isipin nyo na lang din kung magkano yung gusto nyo kitain. Right, for example, kasi sa totoo lang, kapag Fast ETA kami sa store namin dati, medyo tinataasan din namin yung tubo. Kasi nga, Fast ETA yun eh. Mabilis mo yan matatanggap. So, might as well, may kamahalan din siya compared mo sa normal ETA. So, kung 888 yan, guro, mga 950, mga 60 pesos ang kikitain mo. I think pwede na yun kasi huwag tayo masyadong magtaas din ng presyo. So, ayun mga ka-AutoCart, kapag Fast ETA, ganun yung steps kung paano mag-price ng mga items. Una, alamin nyo yung original price ng product. Pangalawa, alamin nyo yung total cost ng international shipping fee. Yung total nun, i-divide nyo dun sa kung ilan yung album na bibilhin nyo. Ganun na siya, i-divide nyo kung ilan yung items. And then yung pangatlo, kailangan nyo alamin yung packaging cost nyo. Actually, sobrang mura na nung 8 pesos na na bubble wrap. Sobrang mura nung 8 pesos. So, ulitin ko mga ka-AutoCart, doon tayo sa pinaka-basic. International shipping fee plus packaging cost na lang muna. Packaging cost. Add nyo yan, okay? I-divide nyo kung ilan yung quantity ng items nyo. Okay, ganoon lang po yan mga ka-AutoCart kasi yung money transfer fee at local shipping fee, optional naman po yan kung inclusive nyo. Basta tandaan nyo lang yung international shipping fee nyo at yung packaging cost nyo, kung magkano yung dalawang yan, i-divide nyo dun sa quantity kung ilan. Basta alam nyo rin po yung original price mga ka-AutoCart ha, yun ang basic din, alam nyo yung original price. Ayan, at ayan po mga ka-AutoCart, sana nakatulong ako sa ating subscriber na nagtanong kung paano po yung pricing ng mga items. At kung meron po kayong tanong, feel free to comment down below lang po. At susubukan kong sagutin kapag kaya pong isagutin through comment. O, kasi itong content na to, parang hirap niyang diba? Hirap niyang i-explain sa comment lang. Baka ilang paragraphs na yung magawa ko kapag sumagot ako through comment lang. At salamat po ulit sa panonood ng vlog na ito. Promote ko lang din po mga ka-AutoCart. Kung meron po kayong gustong ipadala, ipatok-tok nyo na yan. You can download the app po in App Store and Play Store and use my referral code 1111491335. At kung bet nyo po ang mga product unboxing and reviews, online transaction tips, and online business ideas, don't forget to like and subscribe. Ako po ulit si Ana na nagsasabing, okay lang mag-online shopping kung ito'y iyong ikaka-happy. Maraming salamat po ulit mga ka-AutoCart. See ya!